Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natalakay natin noong nakaraan ang ikhlas o ang pagkakaroon natin ng mga dalwisay na layunin o intensyon ng paggawa ng mga bagay alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabalit ang intensyon ay meron pang ibang kahalagahan sa ating pagsasagawa ng mabubuting mga gawain. Ang intensyon at ang pagkakaroon nito ay binigyan diin ni Imam An-Nawawi sa kanyang koleksyon ng mga hadith, ang Riyadus Salihin. At ang unang kabanata ay tinukoy niya bilang Babul Ikhlas, ang kabanata ukol sa ikhlas, at Ihdarun Niyya, o ang pagkakaroon natin ng layunin sa mga gawain nating pagsamba. Ang ikhlas o ang pagkakaroon natin ng dalisay na layunin ay isa sa mga kondisyon upang matanggap ang ating mga gawain. Samantalang ang pagkakaroon naman ng intensyon ay kadalasang isa sa mga rukun o mga kondisyon o mga haligi ng kung paanong magiging tama ang ating gawaing pagsamba. Isa sa mga kondisyon ng sala ay ang pagkakaroon natin ng intensyon, at isa sa mga rukun ng pag-aayuno ay ang pagkakaroon din natin ng intensyon. Kaya mahalaga para sa isang Muslim na tayo ay palagi ang mag-iingat, na tayo ay magkakaroon ng layunin bago tayo gumawa ng isang gawain na ito ay gagawin natin bilang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, at gagawin natin ng alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan sa mga mahalagang bunga o magagandang bunga ng isang tao na siya ay palagi ang tumitingin sa kanyang intensyon ay napapanatili niya ang kanyang pagiging dalisay sa paggawa ng mga mabubuting gawain ng alang-alang lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At isa pa sa mabubuting ibubunga nito ay ang katulad ng tinutukoy ng mga scholar na maaring mangyari na mayroon dalawang Muslim na magsasagawa ng wudu. Ang isang Muslim ay magsasagawa ng wudu na ang kanyang layunin o intensyon ay ang magsala lamang. Samantalang ang isang Muslim ay nag-wudu na ang kanyang layunin ay ang magsala, sumunod kay Allah, sumunod sa sunnah ni Propeta Muhammad SAW, at upang siya ay mapatawad sa kanyang mga pagkakasala. At sa pagkakataong ito ay makikita natin na kung ang ating mga gawain ay binabase sa ating intensyon o ginagantimpalaan ayon sa ating intensyon, tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, na tunay na ang ating mga gawain ay naayon sa ating mga layunin, ay makikita natin na ang Muslim na gumawa ng kanyang wudu sa halimbawa na binigay natin kanina, dahil sa apat na intensyon ay magkakaroon na higit na mas maraming gantimpala kaysa sa Muslim na nagkaroon lang ng pangkaraniwang intensyon ng paggagawa ng wudu o pagsasagawa ng wudu dahil lamang sa sala. At dahil dito ay napakahalaga para sa isang Muslim na palagi ang bantayan, alagaan at pangalagaan ang kanyang intensyon. Isa pa sa mga bagay na marapat na linawin natin ukol sa pagkakaroon natin ng layunin ay hindi sinasambit ang intensyon. Isa sa mga kagalian o kagawian ng mga matatanda ay ang pagsasambit nila ng intensyon bago sila magsala o bago sila mag-ayuno, at ito ay mali dahil ang lugar ng ating mga intensyon ay nasa ating mga puso. At kung ang ating mga intensyon man ay ilalagay natin sa ating mga puso, ay hindi natin ito kailangan na gawin sa pamamagitan ng pagsasambit sa ating mga puso ng mga tiyak na mga kataga. Halimbawa niyan ay sasambitin natin sa pamamagitan ng ating mga puso, ako ay magsasala ng duhur ng 4 na raka'a, ganito at ganyan. Ito ay hindi na kailangan dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakakita ng ating mga puso. At ang ating mga puso nga ay walang wika na ginagamit sa kanyang pagkakaroon ng mga layunin. At ito ang maiksi natin pagtalakay ukol sa usapin ng mga layunin o ng mga intensyon. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.